guys. Kumusta po kayo? Today is July 8, 2023. So, update lang ako, guys. Maulan na Sabado ngayon. Pero may ano ako ngayon, may work. May work. Wala lang, update lang ako. Kumusta na po kayo dyan? Dapat mag-live ako. Hindi ako nila-live. Tinatamad ang lola nyo. So, nandito tayo sa tunnel. Kaya, madilim. Pasensya na po. Napapakita ko na to sa inyo noon pa eh, sa mga video ko. Ayan, maulan kasi siya. Ayan siya, guys. Maulan na Saturday ngayon. Ayan, maulan. So, wala lang. Kinamusta ko lang po kayo. Grabe yung ulan. Hindi na makikita yung pagi pa siya. Pagi ang probinsya dito. Kumusta naman po kayo dyan sa inyong mga lugar? Sana ay safe po kayo. Kasi marami na po mga ano ngayon sa mundo. Delikado na. May sako na. Ang dami sa ilang mga lugar. Ingat po tayo. Kaso yun nga, hindi naman natin maiiwasan kung talagang time na natin eh. Ganun talaga ang buhay. Pero mag-ingat pa din po tayo kasi hawak po natin ang ating buhay. Ayan. So may kumaano pa ako sa ating work. Medyo malayo pa. Pagi siya, pagi yung ano,
sali na natin sa June yung tag-init. So, mga 3 months lang. Ang ano dito, ang mainit. So, ang ano niyan, ang mahaba talaga ang taglamig dito. So, pagkatapos niyang August, so mainit na siya. August, September, ayan, papasok na naman yan. Medyo malamig na. Kasi papasok na naman sa autumn, kumbaga. Ayan. So, maiksi lang talaga yung summer dito, guys. So, kaya yung mga tao dito, para silang mga, ano, hindi mo maintindihan pag summer talaga. As in, ang likot nila, para silang mga hayop na naman yung mga ano na nakakalabas sa lungga, yung mga ahas ba, mga ganyan, mga no frog, yung basta iba't ibang hayop na pumasok sa loob tapos na ano nakakalabas sa lungga. Parang ganun yung mga hapon talaga dito, lalo din sa probinsya, kasi doon sila humahataw pag ano na tag-init. Kasi hindi nila nagagawa sa bali winter, yun doon nila ginagawa sa summer. So lalo na dito sa amin, busy yung mga tao, lalo na yung mga retarded na mga matatanda, busy na sila sa pag-garden, tapos yun nga yung sa rice fields, ayan, busy sila. So ikaw na ano, mahihilo ka din. So, mahihilo ka din sa kakaano sa kanila, sa kakasunod. So, ako kasi nasanay na hindi ako masyadong ano, hindi ako masyadong tumutulong kasi may ginagawa din ako sa loob ng bahay, bahala sila mag-garden diyan. Kumakain lang ako at namimitas. Sabay ganun eh. Minsan tumutulong din ako. So, ayan. Yan yung buhay dito sa probinsya talaga. Ganyan. Lalo na yung mga probinsyanong mga tao dito. Ganun ang buhay nila. Kasi pag sa city, ayan, relax-relax lang naman yung mga tao dun. Ano lang naman sila. Puro pasya lang naman pag may free time sila. Kasi sa probinsya iba yung buhay kasi sa city. Katulad din dyan sa ano, sa Pilipinas. Iba naman yung ano sa ano, probinsya talaga. Yun yung buhay dito sa probinsya. Kahit na sa Japan, ganun din. Sa probinsya, mag-ano ka din. Yun, kayod-kayod lang. Wala nga pera dito sa probinsya. Yun, sagana ka naman sa ano, mga pagkain, gulay, ganyan-ganyan. Tapos bigas, kasi nga may palayan. Darasan yung mga tao. Although hindi naman lahat ng may palayan dito. Natataon lang na kami may palay yung mga biyalan dito. So, wala namang ano sa pagkain. Wala nga lang pera. Sabay ganun din. Hirap din. Magtrabaho ka dito. Mura lang mga sahod dito sa mga factory, ganyan. Unlike talaga sa city, punta ka sa city, mas malaki ang sahod doon, minimum. Dito sa probinsya, maliit lang po ang sahod. So, niraraos mo lang yung kunting sahod mo. Kaya yung ibang mga Pinay dito, kailangan may extra income sila, discarte din. Kaya po, hindi ako marunong lumiskarte. Kaya, ano, talagang, ano lang nandyan. Bali, ano na lang, yun na lang. Hindi na nangangarap na yumaman pa na makakain ka lang. Hindi na ako nangangarap na yumaman pa kasi nga, sa sitwasyon ko naman, wala naman akong pinag-aralan. Yun, hindi ko na pinapangarap yun. Ano lang nandyan, yun na lang. Yun, hindi tayo mga ngarap na hindi natin kaya.
makaistorbo. Ay, ako kasi yung taong ayaw ko ng makaano ng tao, makapermisyo. Hanggat kaya ko, ginagawa ko. Kaya nakontento ka na lang kung anong nandyan. Hindi na yung ano pa man. Basta, umayod ka lang ng marangal, walang problema. Hindi ka nakapermisyo ng tao at wala ka lang utang. Yun na yun. Yun lang yun. Kasi, pag may utang ka, iisipin mo lang yun. Pero hindi mo naiwasang magkautang ka talaga eh. Lalo na pag emergency, lalo na pag sa Pinas, may emergency ganyan. Yun ang problema nating mga Pilipino. Tulong dito, tulong doon, ganyan. Ako kasi, wala naman akong may tulong, kaya konti-konti lang. Hindi ko kaya ang mga pangmalakihang tulong, mga pangbunggahang tulong. Hanggang ano lang ako, pang maliitang tulong. Pag wala, pasensyahan na. Hindi yung porsigido akong talagang ano, tumutulong. Kasi ayaw kong ano, pinaforce ko yung sarili ko para makakuha ng malaking ano, para lang makatulong. Hindi ganun yun. May hugot si ate. Yung pamilya ko sa Pilipinas, hindi naman sila gano'n, hindi naman nanghihingi ng tulong. Kahit wala sila, hindi naman sila nanghihingi ng tulong. Pag may extra akong money, nagpapadala, pero hindi yung talagang kailangan ko nitong ano na magpadala, hindi. Hindi kasi gano'n yung mga pamilya ko rin sa Pilipinas. Sanay kasi sa wala. Ayun, guys. Tapos na, nag-drama-drama ang ate. Naulan kasi. Tapos work-work pa kahit Saturday. Kaya nakakabanas. Ayan guys, sana iwan ko kung natutuwa kayo sa aking video. Wala lang. Bahala, huwag nyo na lang pakinggan. I-ano nyo na lang, i-play nyo na. Ayan, sana mag-ingat po kayo dyan kung saan man kayo naroroon sa iba't ibang dako ng mundo. Sana kayo'y mag-ingat at maulan pa din dito. Bye guys! Keep safe everyone! Thank you for all your support at yung laging pupunta sa aking channel at nagpo-comment. Thank you guys! Hindi ko man kayo ma-re-replyan agad pero piniplay ko kayo pag ano, pag may time na ako, iniisa-isa ko talagang ano, hinahard ko na pag alam kong napiplay ko na kayo. Tapos yung mga ninja naman, pasensya na, hindi ko maano kasi pag alam kong ano yun, hindi ko na, kasi sayang din naman. Yung mga main lang yung